sa akin pala. Kasi pag... Oh, diba? Hindi yun, nagulo-gulo na. My channel, and today's video, syempre, kung makikita nyo sa title ng aking video na kung makikita nyo sa title ng aking video, so isang panibagong DIY na naman. So ito na siya. Ta-na-na-na. Ta-da! Alright, ayan. So ito na yung aming, ito na yung finished look ng ginawa namin. So na paghihirap dun sa pintuan na to para lang magkaroon siya ng buhay. So ayan, so yung presyo na total na nagastos namin is nasa 490 sa mga 500 lang, dalawang pinto. Pero take note, yung no nails hindi mo magagamit sa lahat ng pintuan na to kasi konti lang ang magagamit na doon, as in mga 1/4 lang yung mauubos nyo, magagamit nyo pa sa another project nyo. At the same time, yung ano, yung paint din, hindi nyo naman talaga maubos kasi kapiranggot lang naman to. Yung binili kasi namin is 1 liter. 1 liter siya, so medyo madami to. Wala kasi kaming mabiling maliit lang. So, hindi rin siya maubos lahat dito. So, konti lang din ang magagamit nyo doon. So, magagamit nyo rin siya for your future project. So, di ba matipid? So, actually, less than, kung tutuusin talaga, kung may mga excess kayo, wala pang 500 magagastos, siguro mga 300 lang. Kasi ang bibilhin nyo lang talaga is ito. Itong tinatawag na wood strip ba? Or liston yung tinatawag. Ayan. So, ang sukat nito, ano ba sukat nito? Wala, hindi ako marunong magsukat. Basta, parang 1 inch lang. 1 inch lang siya. Tapos, 1 by 1/2. Yun, siguro ang sukat nun. Ah, hindi exact na ano yan, sukat ah. Parang ganun na yun. So, basta yung manipis lang siya. So, any naman na size, kung anong gusto mong sukat na ilalagay nyo dito, anong gusto nyo kakapal na ilagay nyo dito. So, anything will do. So, yan. So, kung makikita nyo dyan, ayan, ito na nga siya. Ito yung finished look ng ating nagawa. So, diba? Dalawang pinto yung ating nagkabitan. So, actually, dati kasi plain na white, as in white lang siya. Walang ka-design. Meron siyang design. Ganto siya. Tadang! Ayan, so, pininturahan namin to. Pininturahan. Para luminis. Tapos, kinabitan namin ng ganto. Para naman may dating, syempre. So, ayan siya, diba? Tapos yung sa isa din naman natin pinto, ayan. So, ito din siya, yung kabilang pintuan naman. So, ayan. Magkatabi kasi yung room namin. So, sa kwarto namin is dalawa din yung nilagay natin. Nabubulol ako. So, ayan na. So, let's start na kung paano namin ginawa. So, gusto ko lang kasing i-share to sa inyo, sa mga tao na gustong magtipid, gustong pagandahin yung bahay, pero hindi na yung gagastos pa ng malaki. So, kayang-kaya yan. So, DIY mo lang yan. Basta matyaga ka lang. Kailangan yung passion mo. Tapos yung, kasi kung hindi ka matyaga, tsaka yung hindi mo passion, tsaka kung hindi mo love yung tinatrabaho mo, hindi siya syempre mabubuo, hindi mag-work talaga. So, ayan, kailangan excited kang gumawa para maganda yung outcome. So, ayan na. So, let's start na. Hindi natin patatagalin pa. So, let's watch this video. Ayan. So, ito yung lalagyan natin ng design. Yung color white na to. Itong pintuan na to. So, pininturahan, ni-repaint din namin to ng color white para luminous tignan. And then, of course, ito, ayan, nilalagyan namin ng itong strip na to. So, pipinturahan na natin ng kulay black. Or parang medyo gray siya ng color.
So, ayan, pinturahan lang, ipahid. Tapos patutuyuin lang natin siya. So, lilinisin lang din natin pag medyo natuyo na, linisin lang natin yung medyong rough ng area. Para maganda tignan. Ayan. So, dito kailangan matyaga lang tayong magpintura, mag-DIY. Kung gusto mo yung ma-achieve yung look. At syempre, kung gusto nyo makamura, kailangan lang na magtyaga lang. So, ayan. So, ngayon nalagyan naman natin to ng no more nails. So, ito yung ginagamit namin para idikit yung kahoy naman sa side na or sa area na gusto nating pagdikit para hindi na siya gagamitan pa ng nail or yung pako talaga. So, spread lang natin siya. So, actually, ito yung laging ginagamit namin kapag nag-DIY kami. Kung may gusto kami idikit, so ito lang yung nilalagay namin. So, of course, ayan, so spread lang natin kagaya nito. Ayan, kahit hindi na siya ganun kakapal kasi mabilis siyang kumapit at talagang makapit talaga siya. So, ayan. So, ito na yung unang try namin. So, of course, nilagyan muna namin ng palatandaan kung saan namin ikakabit. So, sinusukat namin yung bawat distance ng, distance ng bawat isa. Kasi, para naman maganda tignan. Ayan. So, ito na yung next. Ayan, dikit-dikit lang. Tapos, medyo basa yung ginawa namin pa. Ayan, ito yung mga sukat niya. Ayan, di ba yung palatandaan? Ayan, so kailangan lang talaga nating i-align ng maigi para maganda siya tignan. So, matyaga lang dapat. Ayan na siya. Konting tiis na lang. Ayan. So, yan na. Nakailan na kami. Naka-apat na. So, konti na lang, guys. Yan. Tingnan nga natin kung ano yung itsura niya. So, medyo yan. Medyo okay naman siya. So, pantay naman. And, yehey! Ganda. Ang cute-cute niya. So, tingnan natin yung pinaka-finish look talaga kapag nakabit na sa pinaka-pintuan. Stay tuned!